Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Meron akong gustong i-share sa inyo about ito sa how to apply for sickness benefit in SSS Online. Marami kasi nagtatanong sa ating comment section kung paano tayo mag-apply ng sickness benefit sa SSS. Kaya gumawa tayo ng video tutorial para mas madali natin masundan at magkaroon tayo ng idea about ito sa sickness benefits sa SSS. Paano ba tayo mag-apply ng sickness benefits sa SSS via online? Sino-sino yung mga pwedeng mag-apply via online? Active SSS member who are employed members, self-employed members, voluntary members, non-working spouses, overseas Philippine worker, or OFW members. Then, kailangan active yung ating SSS. So, ano yung mga qualification para makapag-apply tayo dito sa sickness benefits ng SSS? The member is unable to work due to sickness and injury and is confined either in hospital or at home for at least 4 days. So, kailangan daw guys dito, para ma-qualified tayo na makapag-apply dito sa sickness benefits, kailangan daw na confined tayo sa hospital or at home for at least 4 days. Then, he/she paid at least 3 months of contributions within the 12 months period immediately before the semester of sickness or injury. So, kailangan daw guys yung loob ng 12 months before the semester of sickness or injury na paghulog tayo at least 3 months of contribution. He/she has used up all company sick leave with pay for the current year and has duly notified his/her employer. So, dito guys, yung ibang company kasi mayroon silang mga sick leave, lalo pag regular yan, kailangan daw nagamit natin yung mga sick leave natin para pasok doon sa ating sickness benefits sa SSS. She must notify the SSS directly by filing a sickness benefits application. She is separated from employment, a self-employed or voluntary member including overseas Philippine workers or OFW member. Kailangan daw guys makapag-notify tayo directly sa SSS, then makapag-file tayo kagad ng sickness benefits. Ano-ano mga requirements para makapag-apply tayo ng sickness benefits sa SSS via online? You must have an online account with the SSS by going to the my.sss portal at sss.gov.ph. So ito guys, kailangan mayroon tayo yung account na dito sa my.sss para makapag-apply tayo ng sickness benefits sa SSS via online. So meron akong video tutorial about dito sa paggawa ng account online sa my.sss. So pwede nyo siyang panoorin guys. You need to have an approved bank or e-wallet account, details for disbursement account enrollment module or DAEM. So nakapag-register tayo ng disbursement account natin or DAEM. Doon din mismo guys sa my.sss account natin sa sss.gov.ph. So kapag mayroon na tayong account dito sa my.sss, pwede tayong mag-enroll ng disbursement account natin para magamit natin dito sa pag-apply natin sa sickness benefits sa SSS. Pangatlo, medical certificate or hospital medical records. So kailangan natin din to guys yung medical certificate or hospital medical record. Kung halimbawa sa bahay lang tayo na confined or nagkasakit tayo, so ang kailangan natin dito, medical certificate. So kailangan tayo magpagawa dun sa doktor ng medical certificate. Ay kung sa hospital naman guys, so ang kailangan natin i-submit dito, yung medical records. Ang pag-file ng sickness benefits sa SSS, kailangan after 5 days na na-confine tayo sa hospital man o sa bahay natin, kailangan ma-notify natin yung SSS na tayo'y nagkasakit. Para pasok yung araw kung kailan tayo nagkasakit hanggang dun sa in-approve ng doktor na nakalagay dun sa medical certificate natin. Kasi meron silang sinusunod na policy guys na after 5 days dapat na-notify na natin or nag-file na tayo ng sickness benefit sa SSS via online. Amount of benefit. Magkano naman yung ibibigay sa atin ng SSS kung halimbawa nag-file tayo ng sickness benefit sa SSS? The amount of the member's daily sickness benefit allowance is equivalent to 90% of his/her average daily salary credit or ADSC. Include the semester of contingency. A semester refers to 2 consecutive quarters ending the quarter of sickness. A quarter refers to 3 consecutive months ending in March, June, September, or December. So ito yung apat kasi na semester guys, yung ending niya. So yung semester na binabanggit dito guys, halimbawa nagkasakit tayo ng January 10, 2022. So yung sinasabi dito na a semester refers to consecutive quarters ending in the quarters of sickness. So kunin natin dito yung October, November, December, then January, February, March.
Subalit, dalawang consecutive quarters ending na yon, yung December saka March. Then count 12 months backwards starting from the month immediately before the semester of contingency. Then divide the total monthly salary credit by 180 days to get the average daily salary credit. Then number 5, multiply the ADSC or average daily salary credit by 90% to get the daily sickness allowance. Then number 6, multiply the daily sickness allowance by the approved numbers of days to arrive at the amount of benefits due. So ito yung example niya guys. The member gets sick or injured in October 2019 for 20 days. So nagkasakit siya halimbawa 20 days. Select highest monthly salary credit within the 12 months period to arrive at the total monthly salary credit. So kunin natin yung 12 months. So para makakuha natin yung exclude the semester of contingency, magbabackward tayo. So yung October, ito siya guys. So pasok na dun sa last quarter. So babackward tayo ulit. So, ang susunod dito yung July. Ito yung quarter na sumunod dito sa last quarter. So ibig sabihin magsisimula tayo ng July, June. Dito tayo magbabackward sa hanggang July. Papunta dito sa 2018. Ayan, so sabi doon pinaka-IAS na salary, 15,000 lang yung salary natin dito sa 2018. Ibig sabihin kukunin natin na 6 month itong pinakamataas na salary natin, yung 16,000. So semester of contingency, ayan, yung 6 month highest monthly salary credits natin is 16,000 times 6 month. So makukuha natin yung 96,000 yung total. Then i-divided by natin ng 180 days. Kasi yung 6 month times 30 days, 180 days. Ito. So ang daily sickness allowance natin is yung 533.33. Pero sabi doon, ang makukuha lang daw natin is yung 90%. So ita-times natin ng 90%. Ito yung amount na makukuha natin per day. 480 pesos per day natin na allowance. So halimbawa ilang days yung na-approve sa atin sa ating sickness benefit sa SSS, i-multiply natin siya. So halimbawa dito sa example guys, 20 days yung na-approve sa kanya. So 20 days yung i-multiply niya. So 480 times 20, so meron siyang sickness benefit na 9,600. So ano ba yung policy guys dito sa pagpa-file natin sa sickness benefits? Ayan, so ito yung example niya guys. The member gets sick and was confined at home from March 1 to 31, 2019 for total of 31 days. So 31 days siya nagkasakit. The notification was done on March 8, 2019. Ibig sabihin, nag-start siya na nagkasakit March 1 pero nag-notify siya o nag-file siya ng sickness benefit sa SSS March 8 na. So ibig sabihin 2 days late, di ba meron siyang 5 days immediately preceding date notification. So ang ma-approve sa kanya sa SSS, 29 days na lang. Kasi ang bibilangin ni SSS, mag-start siya dun sa nag-notify ka sa kanila kung kailang nag-file ng sickness benefits sa SSS. So nag-file siya March 8, so i-backward natin ng 5 days, ibig sabihin March 3 siya nag-start. So March 3 to 31. So ang na-approve lang sa kanya is yung 29 days. Ganun po yung computation ng SSS dito sa website nila kung magkano yung makukuha natin sa sickness benefits natin. Ayan, so ituturo ko sa inyo guys kung paano tayo mag-apply via online. Para makapag-apply tayo via online, kailangan i-login natin yung ating account dito sa my.sss. So ito yung dashboard ng SSS. Dyan sa portals, i-click natin yung member. Then, i-login natin yung ating account. Then, sign in. Ayan, close lang natin yun guys. Close. Then dito, hanapin natin yung e-services. Ito yung e-services. Then, benefits. Click natin yung apply for sickness benefits. Ayan, apply for sickness benefits. Ayan, so kailangan guys, mayroon tayo yung disbursement account dito bago tayo mag-apply ng sickness benefits. So kailangan mayroon naka-ready na tayo na disbursement account. So yung disbursement account, mayroon akong video tutorial din kung paano tayo mag-enroll ng disbursement account dito sa ating SSS. So pwede nyo siyang panoorin guys para magkaroon kayo ng idea at mas madali nyong masundan. So sabi dito, please ensure that all your supporting documents are complete before you proceed to use these facilities. So click natin yan. So ito yung kailangan nila guys, complete list of documentary requirements, sickness benefits application. So medical certificate. Then yung supporting documents naman guys, ito pwede rin tayo magsubmit ng other medical documents. Certificate of any one of the following which is applicable. Then EC supporting documents, certificate of livelihood issued by the barangay, police report
if applicable. So ito naman guys, kung halimbawa disgrasya tayo, so ito yung kailangan natin na i-submit din, yung Certificate of Livelihood or Barangay Police Report if applicable. Depende guys sa inyo kung ano yung meron kayong supporting documents na pwede nyong gamitin dito sa pag-apply ng sickness benefits sa SSS. So i-close natin. Then make sure that the above contact information with SSS is updated. If not, click here. So click natin to kung di pa updated yung contact information natin para ma-update natin. Then if qualified, proceed, the sickness benefit will be deposited to your disbursement account. So kailangan mayroon tayong disbursement account guys bago tayo mag-proceed. Then click natin yung proceed. So pipilapan natin to guys, yung start of sickness, confinement location, then number of days claimed, license number of attending physician. Ayan, so work-related, disbursement account, kung ano yung mga in-enroll natin na disbursement account. Then, were you employed member at the time of sickness? So, halimbawa, sabihin na lang natin na July 1. Ayan, example lang naman yun, guys. Then, so na-confined location, halimbawa, home. So, kung still confined, click natin tong still confined. Then, number of days claimed. So, sabihin natin na 7 days. Then, license number of attending physician. So yung ito guys, yung license of attending, nakikita natin doon sa medical certificate natin. So sinusulat naman yun ng doktor kapag nagpagawa tayo ng medical certificate. Then work related, halimbawa na disgrasya tayo doon sa trabaho natin, so i-click natin yung yes. O nagkasakit tayo dahil sa trabaho natin, so yes. Kung hindi naman, click natin yung no. Then disbursement account enrollment, so click natin itong enrollment natin. Ito kasi naka-enroll lang sa akin, yung DBP, cash padala through emailer. Were you an employed member at the time of sickness? Ayan. Kung halimbawa employed tayo, click natin yung yes. Kung hindi naman, click natin yung no. Then, click natin yung proceed. So, required field, i-attach natin dito yung medical certificate. So, halimbawa ang submit natin, medical certificate. Ayan. So, click natin to, choose documents. Then, i-upload natin yung picture ng ating medical certificate. So, make sure guys na malinaw yung i-upload natin para mabasa nila yung ating isasubmit na documents. Then kung na-hospital naman tayo guys, so ito i-click natin to, hospital medical records. Then i-upload natin yung medical records natin. Kung halimbawa mayroon tayo, x-ray, ECG, ganun. So dito natin siya i-upload. Then after that guys, click natin yung I-certify and submit. After natin ma-submit, so makakatanggap tayo ng notification sa ating email. Katunayan na nag-apply tayo ng sickness benefits sa kanila. Then after that, antayin natin yung reply nila kung approve yung ating sickness benefit application sa SSS. Kung halimbawa approve guys yung ating pag-apply sa SSS ng sickness benefits, so inform naman tayo kung magkano yung makukuha natin dun sa sickness benefits natin sa SSS. Then makatanggap din tayo ng notification kung na-credit na dun sa ating disbursement account yung ating sickness benefits sa SSS. Ayun guys, ganun lang yung pag-file ng sickness benefits sa SSS via online. So ganun lang siya kadali, hindi mo na kailangan pumunta sa branch ng SSS para mag-file ng sickness benefits sa SSS. Kasi pwede na tayong mag-apply via online. So make sure lang guys na mayroon na tayong account sa my.sss para makapag-apply tayo via online ng sickness benefits sa SSS. I hope na nakatulong yung video tutorial ko at sana nagustuhan ninyo. At kung nakatulong guys, palike naman yung video na ito or share na rin para makatulong sa iba. At kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para ma-update kayo dun sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming maraming salamat po and God bless. See you on the next video.